So what's up sa inyong lahat mga bro? The Blur Jason Castro sasailalim sa surgery pagkatapos ng season na ito. At bakit nga ba hindi nakipagkamay itong si Coach Tim Cone kay RR Pugoy matapos ang napakainit na laban sa Game 4 ng Best of 7 Series? Tara't pag-usapan yan mga bro, pero bago nga lahat ay huwag munang kalimutang mag-subscribe bilang suporta para updated ka na rin sa mundo ng sports. So isang napakabigat na sitwasyon nga kinakaharap ngayon ng TNT Tropang Giga matapos silang matalo sa Game 4 ng Best of 7 Series para sa finals ng All Filipino Cup dahil unang-una hindi na nga nila afford na matalo pa kahit ni isang beses sa seri na ito dahil ang magiging kapalit niyan mga bro ay ang napakasayang na pagkakataon upang makabalik muli sa trono ng All Filipino Cup. Ngunit paano nga ba sila magtatagumpay sa napaka-imposibleng misyon na yan? Ngayon pang dalawa sa kanilang inaasahang manlalaro ay posibleng hindi na isugal pa ng TNT management sa kanilang mga susunod na game. Sabihin na nating palaruin man nila itong si Bobby Ray Parks Jr. sa Game 5, ngunit siguradong hindi pa rin ito magiging sagot sa kakulangan ng TNT Tropang Giga dahil for sure hindi naman agad ito magiging 100% condition kung makakalaro na ito na posibleng makasira pa sa magiging rotation ng TNT by demanding the ball. Samantala sa lagay naman ni Jason Castro matapos ang pangyayari sa Game 4 kung saan sa pagbagsak nga nito ay agad na inindan nito ang kanyang tuhod dahil ano pang hindi na nga ito makabalik pang muli sa game. Baka sa kanyang mukha itong sakit ng kanyang natamong injury kung saan kinailangan pa nga itong tulungan ng kanyang mga teammate upang makapunta lang sa bench. Ayon kay Coach Bong Ravena ay dinadaing nga nito ang kanyang bone spur sa tuhod ngunit hindi naman nawawala itong kanilang pag-asang makabalik pa itong si Jason Castro sa series na ito dahil sa ngayon nga tulad ni Bobby Ray Parks Jr. ay day to day nga itong lagay ni Jason Castro. At ang sigurado lang sa ngayon mga bro ayon kay Coach Bong Ravena ay pagkatapos nga raw ng season na ito ng PBA ay sasailalim kaagad sa surgery itong si Jason Castro upang tanggalin nga itong bone spur sa kanyang tuhod. Ultimo itong si Coach Tim Cone ay ramdam na ramdam itong pagkawala sa lineup ni Jason Castro at Bobby Ray Parks Jr. kung saan ayon pa nga sa kanya kung nangyari yon para sa panig ng Barangay Ginebra ay parang nawalan siya ng isang Scottie Thompson at Stanley Pringle. Ganun katindi sa kanya itong epekto ng walang Castro at Ray Parks para sa TNT. But the good thing para sa TNT mga bro ay mayroon silang healthy na RR Pugoy na nakita naman natin sa Game 4 na kahit wala itong si Ray Parks at Jason Castro ay kinaya nitong makabalik sa napakalaking lamang ng Barangay Ginebra dahil sa kanyang napakatinding shooting beyond the arc. Kaya naman hindi nga nakipag-handshake itong si Coach Tim Cone sa kanya matapos ang laro na yon dahil pabirong sinabi nga ni Coach Tim Cone na baka masunog lang ang kanyang kamay sa tindi nga ng shooting nito. Inihalin tulad din ni Coach Tim Cone itong si RR Pugoy sa pinaka-shooter sa PBA na si Triggerman Alan Kaidik dahil kahit nakadikit nga raw ang depensa sa kanya ay kayang-kaya niya pa rin ma-convert itong kanyang mga outside shot. Ngunit sa sitwasyon nga nila ngayon mga bro ay siguradong mahihirapan na silang makabalik pa kontra sa healthy at napakalalim na lineup ng Barangay Ginebra. Ngunit positibo pa rin itong si RR Pugoy, hindi pa naman daw tapos itong series at iniisip lang daw nila na may pag-asa pa. Sa inyong opinyon mga bro, kayanin kaya ni RR Pugoy na maiangat muli itong TNT? Magkomento lang sa ibaba ng inyong opinyon at ating babasahin yan. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. This is Sports TV.